Hello, good morning mga kamanok. Andito ako ngayon sa aking lote sa Tipo Hermosa, Bataan. Bali, itong lote ko na to ay aking naipundar no ako ay nasa South Korea pa bilang OFW. Bali, 100 square meters po siya. Okay. So, sa ngayon, ako ay maglilinis. At ito yung aking sinisinog kapag ako ay walang ginagawa. Ito yung aking libangan, ang maglinis sa aking lote. So, samahan nyo ako para makita yung aking lote. Ito siya. So may mga tanim siya ng puno ng mangga. Ayan, may mga mangga siya. Itong isang mangga na to ay pinaputol ko kasi masyado siyang mataas. Pero may kapalit na siyang isa. Ayan. Limpa. Naglinis ako dahil dito ay masyadong madamo. Ayan yung kalat niya. So, pasensya na kayo, medyo mainit pa ngayon. May tanim ako na yan, dwarf coconut siya, isa ayan pa, isang puno ng mangga na dati na nakaputol mula nung nabili ko, ayun yung pa yung isang dwarf coconut. Tapos mayroon yan, native nyug na aking tinanim din. So, gagawa akong kulungan ng manok at mag-aalaga ako ng native chicken para may libangan ako. Yan siya. Yung aking 100 square meters na lote. Ayun siya. Sana ay magustuhan nyo ang video ko na ito dahil balak ko ring mag-alaga ng mga manok mag-uumpisa. So, nagpapasalamat ako sa mga nagsishare ng kanilang mga videos tungkol sa paano pag-aalaga ng manok. Marami akong natutunan doon at sana ay ang aking natutunan ay aking magawa dito. So dito ako sa taas, medyo kasi ang lote ko ay hindi siya patag talaga, medyo pa-slope siya. Ayan siya, malaki na rin yung tanim ko, dwarf coconut. Sana lumaki pa siya, dalawa yan, para kahit paano ay makatikim na makapuno. Tapos may bayabas. Ayan. Yun naman ay yung puno na yun na tinanim ko, sana lumaki din. Ito rin may kakawati rito. Ito pwede ko rin itanim ito, puputul-putulin ko, gagawin komposte kagaya ng napapanood ko sa mga ibang videos. So nagpapasalamat ako sa mga nag-share ng kanilang mga vlog. At maglilinis ako ngayon dahil marumi. Ayan siya. At titignan ko kung ano yung pwede kong gamitin para makagawa ko ng kulungan ng manok. So dito ko plano maggawa ng kulungan ng manok kasi dito may puno, malilim dito pag ganitong oras. Ayan yung gamit ko, dito siya. Ayan. So para kahit paano ay
may mapaglilibangan. So maswerte ako dahil dito ako napunta dahil may poso, ayun, may poso doon sa tabi ng aking lote. Libre akong tubig. Tapos tahimik. Ayan, may mga papagkukunan tayo ng pagkain ng native chicken.